Ay, salamat. Natapos din. Napakadali naman. So, pauwi na ako ngayon. Tapos ng chins oil ng aking car at tagpalit ng gulong. Pwede na akong sumabak sa mga may mga slight lang na snow. Nga lang, medyo mabigat ang manibela pagka naka ano ka naka tire ka na pang snow. Medyo hindi kasing gaan yung naka regular kang tire, pero okay lang for safety. Ito po ang medyo dito kasi ako sa Narita eh. Marami pang bundok dito. Maraming kahuyan, ganun. Ito. Para makita nyo naman kung anong mukha ng Japan sa hindi lang sa syudad. Ito yung mga dinadaanan kong mga lugar. Pumupunta ako sa car shop. Mas maganda ako, hindi ako, parang mas gusto ko sa mga ganitong lugar kaysa dun sa syudad. Polluted, traffic. See? Lugar dito sa amin, no? Ganito lang. Wala kang problema sa traffic. Fresh ang hangin. Hindi ka maiinip tumingin sa paligid. Kaya minsan pagka may time lang ako, driving lang ako sa ano, sa mga papuntang bundok. Lalo pagka ako'y magha-hiking. 2 years ago, halos twice a year ako nasa ano, nasa Tsukuba Mountain. Ngayon, iwan ko lang po, nakakaiyak. Nag-gain na ako ng 17 kilos. Kaya ko pa kaya umakyat ng bundok? Yung umakyat pa ako ng bundok is nung hindi pa uso ang Unli Rice noon. Wala pang Unli Rice noon, panahon yun. Hindi pa ako nagkakahilig sa French fries. Yung French fries kasi, parang ginagawa kong kanin. Mas masahol pa sa kanin. Iba merienda lang. Ako talaga ginagawa kong parang kanin. Kaya ito. Lalo na nung nasa UK ako. Fish and chips. Siyempre malalaki ang volume doon ng pagkain. Malalaki ang tao roon. Nako, kailangan inuubos ko yun. Ayoko nagtatapon ng pagkain. Kaya ito, sa panghihinayang, napunta sa katawan, eh siguro parang hindi naman yata sa lahat sa pagkain. Talagang ganito na yung katawan ko. Pero ang mother ko liit noon. Nagisnan ko yung gano'n na yung katawan noon hanggang sa namaalam. Hindi man lang siya tumataba. Sana ako gano'n lang yung katawan ko. Ay nako, kung may babalik ko lang. Pero wala na. Katuwiran ko ngayon, let it go. Dito na ako sa Sibayama. Sibayama Town. The Sibayama Town, kadikit lang ng airport. Narita Airport. Ako naman sa susunod na ano pa ako, 15 minutes from here, dumating ng bahay, ganun. Pero dito sa Japan, napakadali mag-travel. Kung nga pag nagta-travel ako, mga ka-explore kahit 12 hours. Mag-isa lang ako. Drive ko yan. Tapos ganito lang. Nung hindi pa ako nag-YouTube, sa Facebook ko ina-upload itong ano. Kinakausap ko yung sarili ko.
hindi talaga gusto kong ano, ipaghampasan yung boses ko, hindi. O yung face ko, hindi. Gusto ko lang malibang ako. Malibang ako habang nagda-drive, ganun. Para hindi antukin. Pero minsan, hindi kinakaya eh. Hindi ko maluko yung sarili ko pagka inaantok na ako. Ito, itong mga anong ito, mga walang dahon, mga sakura yan. Sakura tree. Pagka March, sisimula na silang mag umusbong yung kanilang ano. March, tapos April, yun. April, bulaklak na siya. And then after bulaklak, saka siya magdadahon na, green na siya. Ngayon, nung katatapos lang nito, ito end of taglagas na eh, itong November. Yan, may mga taniman din sila, oh. Yan, ganyan sila, yung mga vinyl house, tinataklo ba nila yan ng vinyl? Pagka yung ang tanim nila is hindi pwede sa taglamig. Tapos, pagka naman yung ang tanim nila hindi pwede sa tag-init, ganun din, may taklob din ang vinil. Bubuksan nila yung pagtaglamig. Ganyan dito sa Japan. So, mga ka-explore, kita-kita kits uli. Kasi, medyo nagugutom na ang lola nyo. Ang lola nyong the explorer, ang adventurer ang lola. Kita ulit tayo mamaya. See you guys. Thank you for watching.